Ano itong drafty services? Ayon sa batas, particularly sa Republic Act 7077, Section 33, ang drafty services ay isa itong called to active duty. As may be ordered from the President, all citizens from the age of 18 to 25 may be ordered to duty or called to active duty by the President as a drafty, no? Or yung mga conscript na tinatawag. So, ibig sabihin ay ito ay compulsory training, no? Para sa mga male citizens mula 18 to 25. So, they will be drafted into the service for 2 years. Nasa batas po ito, nasa Republic Act 7077, ibig sabihin, ang Pangulo ay pwede siyang magtawag ng mga draftees in case of emergency. So, maliban sa mga citizen soldiers, citizen military training, compulsory training, ang presidente ng Pilipinas ay pwedeng magtawag, no? Through the issuance, no? Or calling order to all male citizens to render active military service sa ating pamahalaan. Ano ang magiging epekto kapag ang kailan pwedeng tawagin ng ating presidente ang mga male citizens 18 to 25 na mag-render ng active duty service sa ating armed forces? So maybe hindi naman sinabi sa ating batas, not particularly ng Republic Act 7077, but kapag ang Pangulo ay nagtawag ng calling orders para sa mga citizens ng Pilipinas, whether you are from civilian or from the citizen armed forces, ay may pangangailangan ng ating bansa. Halimbawa, ang ating bansa ay sinasakop ng dayuhan. So, pwede pong mag-call to active duty through drafty service or mga conscript, no, ng ating Pangulo. So, ibig sabihin, magiging active duty kahit hindi sila ng service, kahit hindi sila citizen armed force, kahit hindi sila citizen soldiers, kung tinatawag, or mga service, pwede silang tawagin o pwede silang i-train as active soldiers, no? Or pwede silang tawagin as conscript or drafty na tinatawag. So, after nyan, after, kapalbaw, kapag mayroong emergency, so, kulang ang mga reservists, kulang ang mga citizen soldiers na tinatawag, no? Para mag-expand as base expansion of the armed forces of the Philippines. So, additionally, magtatawag ng ating Pangulo, no? Or through a drafty service na tinatawag. So, lahat ng mga tatawagin or gagawin sundalo, kahit hindi sila reservist, ay maglilingkod sila, no? Na compulsory sa ating pamahalaan. Ngunit, sa kabilang banda, sila naman ay bibigyan ng all pay and allowances or compensation ng ating pamahalaan sa loob ng 2 taon, no? O as a draftee or conscript na tinatawag. And nakapaloob din sa ating Section 33 na after the service of the draftee ng 2 taon ay pwede siyang mag-volunteer na i-extend, no? Ang kanyang call to active duty for 1 year, no? So a total of 3 years ng ating mga draftees or mga conscripted soldiers na tinatawag kapag may emergency. Ano-ano ang mga benepisyo ng mga conscript or mga draftees? So ang mga benepisyo ng mga draftees ay katulad din sila ng regular soldiers na magkakaroon ng full pay and allowances, no? So, kung ano yung ranggo nila as a draftees, halimbawa ay private o corporal, sergeant, so ganun din ang matatanggap nila, makatulad sa mga katulad din sa mga regular na mga soldiers. At yung mga benefits tulad ng maximum hospitalization ay matatanggap rin po ng ating mga draftees na tinatawag, no? So, ang draftees ay ito po ay yung mga soldiers na
na, o ito po yung mga citizens, mga citizen ng Pilipinas na tatawagin ng Pangulo in case of emergency at mag-render ng active duty service ng 2 taon sa ating pamahalaan, no? Kahit sila ay hindi mga reservists. Thank you.